ilang araw bago magpasko. Ramdam na ito sa iba't ibang sulok ng bansa, kahit sa loob ng bilangguan. Hindi madaling mawalay sa mga minamahal sa dapat sana'y isang masayang okasyon. Pero sa pasilidad na ito, may hatid na saya sa mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Ang kailangan lang, maliit na papel, panulat, at malasakit ng mga hindi kakilala. Kahit papaano, maaari nang maging espesyal ang kanilang Pasko. Tahanan ng General Trias City Jail sa Cavite ng nasa 1,200 PDL. 90% sa kanila, illegal na droga ang kinakaharap na kaso. Ako'y narito sapagkat hindi ko na matatakasan ang aking sarili hanggat hindi ako nagiging matapang sa pagpuna sa aking sarili. Dahil galing sa may hirap na pamilya ang marami sa mga nakakulong, pahirapan ng pagdalaw sa kanila, lalo na noong pandemya. Si Tatay Joel, mahigit 2 taon na rito. Kamusta naman yung nakaraang mga taon nung nagkaroon ng pandemya? Mahirap, sir. Walang dalaw. Walang budget. Hindi nga makapasok dito. Paano yun? Mahal mo sa buhay, matagal mo hindi nakausap. Matagal po, sir. Marami sa mga PDL na nandito, dinidinig pa rin sa korte ang mga kaso. Madalas, ilang taon din ang inaabot nito. Matagal nyo na po nandito? Talag na. Bakit po ba nagtatagal yung ano? Sa hearing po, sir. Tagal. After, hearing na kayo, after 6 months, huli-huli. Ang susunod. Kaya nagtatagal. Kaya inabot din kami ng pandemya. Laging reset ang hearing. Mahirap po ba? Mahirap po ba ma... Sobrang hirap. Yung pamumuhay rito. Hindi nyo kasama yung pamilya nyo. Nakakatulog naman kayo na maayos. Dati yung unang-una, wala talaga. Isip sa pamilya. Kung galing maganda kong trabaho, nawala. Ang masaklap sa ilang mga kaso na drug-related, magkakaanak ang nakukulong. Ito ang nangyari sa pamilya ng PDL na tatawagin nating si Rudy. Nagiinuman po kami noon, yung nangyari po noon. Kapag bigla po may kumatok po na malakas. Bigla po, at siyempre pagkatok po malakas, napatakbo po ako sa kusina. Parang red na po yun. Red po ang bahay namin. Wala na po ako nagawa. Napasama na po. Nahuli rin ng 3 kapatid at 1 pamangkin ni Rudy sa magkahiwalay na operasyon. Lahat sila nakakulong ngayon dito sa General Trias City Jail. Ang nakababatang kapatid ni Rudy na si Jocelyn, dinampot ng mga otoridad kasama ang isa niyang anak. Mag-iisang taon na sila sa bilangguan. Alos pumabalik po ako na sa kulungan nun. Kasi nakikita po kami dyan, parang hindi ko talaga rin matanggap na makiinhalaw na kulung kami lahat dito. Kahit nasa isang pasilidad, bawal magsama-sama ang magkakaanak. Minsan nagkakasabay po na labas ng mga babae, labas din ng lalaki. Doon nakikita ko po yung mga kapatid ko pero hindi ko sila nilalapitan. Bawal daw. Samantala, si Tatay Danilo, isa naman sa mga bagong pasok sa city jail na ito. Hindi raw niya akalain na dito rin ang kanyang bagsak.
lalo't dalawa sa kanyang mga anak na una nang nakulong dito dahil din sa kaso ng droga. Hindi ko naman po maisip na mangyayari rin sa akin pala yun. Kasi nagtatrabaho po ako. Alos 3 linggo po ako umiiyak. Araw-gabi. Medyo-medyo masakit. Kasi siyempre, una-una 3 na kami. Yung asawa ko sa labas, wala naman nag-aanap buhay na ano. Masyado tumutulong. Umaasa na lang ngayon sa hingi-hingi na lang sa kamag-anak. At dahil hindi pwedeng makihalubilo sa mga PDL na taga-ibang selda o dormitoryo, hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita at nakakausap ni Tatay Danilo ang kanyang mga anak. Simula nung dumating ako rito, simula nung makulong sila, sa loob ng 7 buwan, di pa ako kami nakikita. Siyempre anak ko yun. Miss ko na rin sila. Ngayong nalalapit na ang Pasko, ang lungkot na nararamdaman ng maraming PDL, lalo pang tumitindi. Wala po kaming bumibisita rito sa amin. Bakit po kayo? Ayaw nila dumalaw rito kasi malayo daw. Hindi rin matanggal sa kanila ang pag-aalala sa mga kamag-anak na nasa labas ng piitan. Madalas, wala silang magawa kung di sariwain ang mga alaala ng pagiging malaya. Ano bang kahulugan sa iyo ng Pasko? Pasko? Yun ang pag-ibigayan, di ba? Yun ang pagkasama-sama ng pamilya. Ito ang darating ng Pasko, pinakamalungkot na sa buhay namin. Sa buong alos 31 years kami, ito ang pinakamalungkot. Pero ngayong taon, sa bilangguang ito, may munting kislap ng pag-asa. Isang programa ang inilunsad ng pamunuan ng City Jail, ang Wish Tree. Bawat PDL, isusulat ang kanilang wish sa isang maliit na papel. Tayo, isa-isa lang. Kokolektahin ang mga ito. At saka isasabit sa isang maliit na Christmas tree. May call out sa social media para maengganyo ang ilan na ibigay ang simpleng hiling ng mga PDL. Mga hiling tulad ng tinapay, plain sando, unan at hygiene kit, grocery items, at chinelas. Yan ang hiling ni Tatay Elias, isang senior citizen na PDL. Ano hong reaksyon yun yung sinabi nila na hihingan kayo ng mga wish? Ano, natuwa sir. Natuwa, kaya kami sulatan agad ng ano. Alam mo na ba agad kung anong gusto mo? O pinag-isipan mo pa? Alam ko na. Kamusta ba yung chinelas mong luma? Alam ko ang palagot na yun. Kinalian ko lang yun eh. Guha ang pagkanalabas, alam ko kayo manghihiram pa sa kanila. Ideya raw ito ng warden ng bilangguan na si Major Aris Villaester. Deserve daw ito ng mga PDL, lalo't naging malungkot ang huling 2 Pasko dahil sa pandemya. For them, it's everything. Siguro na rin dahil sa iba sa kanila, Atom, ay hindi na nadadalaw. Bakit niyo po naisipan na gawin yung ganitong klaseng programa? Para magkaroon ng concern yung community sa labas na may mga brothers and sisters tayo nandito sa loob na kailangan din na mapansin, mabigyan at magkaroon ng opportunity din na siyempre makapag-celebrate ng Pasko kahit nandito sa loob ng facility.
si Tatay Joel naman, reading glasses o antipara ang hiling para sa kanyang lumalabong mga mata. Saan nagdagang ba? Kung totoo nga ba ko yun, gano'n. Kung matutupad nga yung wish na yun. Try namin. Nahirap na rin pa ako nagbasa. Kaya inang ino ko, inang wish ko. Eyeglass, reading glass. Si Tatay Danilo, simple lang ang wish. Sana magkita kami ng mga anak ko dito. Magkausap kami para magpasko naman na may magulang sila. Ganito rin ang gusto ni Jocelyn. Pero dahil hindi siya marunong magsulat at magbasa, tinulungan siya ng mga kaselda para maisulat sa papel ang pangarap niyang mangyari. Gusto kong magkita ko yung mga kapatid ko, magbanding-banding kami. Itong darating na Pasko po, tsaka yung mga yung anak ko. Ayun talaga yung pinawish ko po. Mapagbigyan kaya sila? Si Nanay Linda ang may bahay ni Tatay Joel, ang PDL na humihiling ng reading glasses ngayong Pasko. Habang nasa kulungan ng asawa, nagtitinda siya ng pagkain sa mga kapitbahay para makaraos sa bawat araw. Mas nahirapan nung nawala siya. Mas mahirap kasi nga. Nawala lahat yung mga pangailangan namin, na siya lahat. Hindi sapat yung kita ko, pagkain, umutang lang din para makaano lang sa pang-araw-araw. Nung nawala po siya, isang taong kami nakabayad ng kuryente. So awa naman nandiyan sa kakaraos ng kahit papaano. Tuwing may budget, sinisikap daw bisitahin ni Nanay Linda ang kanyang asawa. May panahon ho ba na kukwento niya sa inyo na humihina na yung loob niya? Naiyak siya. Susulat ng napakasakit na hindi ko matanggap niya sa sulat niya. Kung ano-ano sinusulat niya. Parang gusto na raw niyang bumigay. Sabi ko, kayanin mo yan. Kaya mo yan. Mas kung kakayanin mo yung kakayanin namin sa labas. Kailangan pa ng konting tiis. Dahil umamin na raw si Tatay Joel sa kinasangkutang kaso, napababa ang kanyang sintensya. Kaya sa halip na mahigit 2 taon, isa't kalahating taon na lamang ang kailangan niyang bunuin sa loob ng bilangguan. Ano po yun? Hindi na po niya linabanan yung kaso? Hindi na po. Kasi katwiran po niya, tatagal po daw siya dyan. Pag gano'n, wala naman kaming maipaano na abogado, basta makuha. Walang pinansyal. Kahit papaano, may dahilang ngumiti ang mga tulad ni Tatay Joel ngayong Pasko. Dahil sa pamamagitan ng wish tree, nakaabot sa ilang mabubuting loob ang simpleng hiling ng mga PDL. Isa sa mga tumugon, ang pamilya Alvaran. Bumisita sila sa city jail, dala ang kanilang mga regalo. Naging panata na raw ito ni Rolando, dating vice mayor sa isang lungsod sa Cavite. Bakit po PDL ang naisipan yung maging beneficiaries? Nakita ko na marami sa kanila sometimes hindi na madalaw. Bakit po sila ang tingin nyo isa sa mga pinaka nangangailangan?
Well, naniniwala din naman kasi ako na kwan eh, hindi lahat ng nandito ay talagang, ika nga, realistically nakagawa ng mali. And if and when nangyari man yon or totoo man, they're still part of the community. Kayo po tayo, ano pong nakuha niyo? Mga grocery items po, saka hygiene kit. Hygiene kit? Uy, iba po yung sa inyo ah. Higaan po, higaan. Para hindi sasakit yung baywa. Oo. Maganda pag higa. Baka mamaya, agawan sa dorm ninyo sa ano? Higaan. Magpapahiga ka ba? Pwede po. Eh, dalawa. Dalawa kami. Ano po ang nararamdaman niyo malapit na ang Pasko? Masaya po. Masaya po. Kasi ngayon lang po ako nakatanggap ng ganitong ano, bumuhay ko. Ngayon na kayo nakatanggap ng Christmas Eve? Ngayon lang po. Si Tatay Elias natanggap na ang kanyang inaasam na bagong tsinelas. Tasya po ba sa inyo? Tasya po. Malambot pa. Ano ang mangyayari sa luma niyong tsinelas? Ilalagay na lang sa sakura o sa dorm 9. Didispatchan niyo na. Oo. Si Tatay Joel naman, nakuha na rin ang kanyang wish na reading glasses. Ano ang nararamdaman niyo ngayon? Masaya. Nabigyan kami ng tupad yung aming wish. Ako po ay personally na natutuwa dahil ang dami pong nag-respond. Ang gusto naming iparamdam sa mga PDL na to, yung community talaga na meron at merong may concern sa kanila, kahit andito sila sa loob, hindi sila nag-iisa. Higit sa material na bagay, simbolo ito ng kalinga na hinahanap-hanap ng mga PDL. Yung merong tumutulong o nakakaalala sa inyo, ano ba yung pakiramdam? Well, siyempre, sir, masaya. Dahil nakukulungan kami, napapansin kami rito. At kami nasangkot sa ganitong mga kaso. Pero bukod sa malasakit mula sa mga hindi kakilala, wala na sigurong mas masaya na muling makasama ang pamilya. Ang ibang magkakaanak dito, hindi nagkikita-kita kahit nasa iisang kulungan lamang. Posible kayang matuldukan ang pangungulila nila ngayong Pasko. Sa pahintulot ng City Jail, naghanda kami ng simpleng salo-salo. Para ito sa mga magkakaanak na nakakulong man sa iisang bilangguan, hindi pa rin nakapagsasama-sama. Sa paglubog ng araw, isa-isa na silang sinundo sa kanilang selda. Sa wakas, lumaya rin ang mga ikinulong na damdamin. Nang muling mayakap ang isa't isa. Thank you.
sa ano, kung hindi ko rin matanggap na nangyari sa amin ganito. Kahit papaano, ngayon nagkita-kita kayo, anong nakatulong ba sa'yo yun? Malaking bagay po. At lubos kong pinapasalamatan na nakita po kami at nayakap ko, tiyuhin ko, mama ko. Ngayon ko lang po na-realize din ulit na kumain na sabay. Pero masaya ka naman. Sobrang saya po. Katis kahit ngayong gabi lang. Opo, malaking bagay na po para sa... Sa 7 buwan na matagal, siyempre masakit na sa akin yun, hindi ko makikita na po. Na katulad nga na hindi ko alam po ano nangyari sa kanila, hindi rin nila alam po ano nangyari sa akin. Kahit papaano, nakasama ko ngayon sila. Maganda, medyo gumaan ang loob, napagaloob ko na nangyari. Nakasama ko sila yung dalawang anak ko kahit na hindi buo. Bago bumalik sa kanika nilang mga selda, mahihigpit na yakap ang huling pinagsaluhan ng mga magkakaanak. Good morning, family! Good morning! Unang local news, patuloy pa rin ang pagtatanim ng gulay at alaman dito sa Barangay Pag-asa. Pero kung meron mang ultimate wish ang mga PDL ngayong Pasko, yan ay ang ganap na paglaya. At para sa ilan, tila magkakatotoo na ang panaginip na ito. At ang limang local news, may mapalad tayong karsidente ng lalayo ngayong araw. Talong po ang local news. Thank you, family! Welcome! Good morning! Tatlong taon at limang buwan nang nakakulong si Jopet dahil sa drugs. Halos araw-araw po ang nagdadasal ako na makalaya na po ako. Lalo na ngayon pong December para makasama ko pong mahal ko sa buhay sa araw ng Pasko. Thank you, family! Ngayong araw, matutupad na rin ang matagal na niyang ipinananalangin. Opo, medyo. Bakit? Dahil sa tagal ng panahon, makayakap ko na sila at makakausap ng maayos. Sa isang seremonyang dinaluhan ng mga lokal na opisyal ng lungsod, 12 PDL ang makalalaya matapos pagsilbihan ang kanilang mga sintensya at umani ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Drug cleared na ho ang mga barangays. Pero andyan pa rin ho ang problema. So, siyempre, hindi naman masosolusyonan po ito overnight. Hindi kaya ng lokal na pamahalaan lang ho ito. Dapat ito ay holistic effort. Masaya. Birthday ko, kasama na namin siya. Bagong taon. Buo na kami pag nagpipicture. Ngayon po may paliwanag, sobrang saya dahil malapit na kapaskuhan. Makasama ko na sila ulit. Malaking aral talaga yung
na ibigay sa akin ng sa loob ng pita niya. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil nga, tinanggap ulit nila ako nung walang paghahalin lang. At asahan nila na babaguhin ko yung mga mali kong nagawa dati at pipilitin ko na matulungin sila sa abot ng aking mga kaya. Pinagdasal ko rin talaga na sana makalaya talaga siya nung December para makasama namin siya. Pasko na to, bagong taon. Wala ka na ibang hihilingin? Wala na. Ngayong nakalabas na wala na. Sa isang lugar na madalas, walang magagawa kundi ang maghintay. Maraming hiling ang tila nakulong na rin. Pag-asang mahirap maaninag sa likod ng mga rehas. Pero ngayong ilang araw na lamang, Pasko na, magaan sa damdamin na dahil sa malasakit ng iba, malaya ang mangarap. Magandang gabi. Ako si Ato Maraulio. At ito ang Eyewitness.